parang i-announce ang isang pangyayari. Pagdadump niya sa ex-Italian. Oh! Bibitawan na po niya ang pagmamanig sa ex-Italian. So, hintay mo lang mapalabas yung movie. Find out. Go! Yes, nandito po ako. Pinatawag ko po kayong lahat para i-announce na mag-quit na po ako as manager of Espanol. Bakit? Mag-quit, mag-leave, aalis, bibitaw. Lahat ng, lalayo. Lalayo. Lahat ng verb, lahat ng noun, lahat ng adjective. Yun po ang day at bakit tayong lahat ay nandito. Bakit? Bakit? Sabi nga nila, honesty is the best policy, at saka truth will set us free. Hindi ko na kaya yung stress, hindi ko na kaya yung mga ginagawa nila. Eh, ayoko nang malamay in case meron silang mga gagawin ulit na hindi maganda sa karir nila, kaya magkukwit na ako para tahimik na rin yung buhay ko at hindi na ako stress. Meaning, pasaway sila? Pasaway. Actually, hindi naman lahat. Si James is okay. Si Ren is okay din, paminsan-minsan. Si John, okay yung pagka-professional niya sa pagkatrabaho. Yung love life lang niya medyo may problema. But still, wala naman akong pakialam pagtupon sa privacy ng buhay. Ang akin yung professionalism and yun, how they treat people, how they treat me, kung paano nila ako tatuhin, yun yung sa akin. Paano naman nila tatuhin? Yun, isang walang respeto, hindi nila ako sinusunod. Actually, matagal na ako dapat mag-resign. Naalala niyo ba yung nabalitaan yun na mag-resign ako? Totoo yun. Totoo yun. Hindi ko lang pinagpatuloy kasi nahihiya ako sa liba. Kasi meron kaming film na lalabas. Eh, since lumabas naman na yung film, okay na na masabi ko na mag-quit na. Ilang years ito kayo? 1 year and 2 months. Walang contract? Meron. Ilang years ito? 2 years. Ah, 2 years. Tapos na 2 years. Hindi pa. Ay, hindi pa. So, pero sabi naman ng lawyer ko, okay yun na ako yung mag-quit. Sila yung medyo may problema kung sila yung mag-quit. Pwede yung pakikwente yung last row na nangyari last week? Kasi marami ng incident yung ganito. Noong araw, kunyari, pag yung meron silang gig, actually may time nga na umiyak ako, pati yung producer, pati yung RM, kasi pupunta sila sa Ilocos noon. Locos ba or Abra, na yung isa hindi ayaw pumunta, ayaw kumanta kasi bibili daw siya ng ginto, magpapakulay siya ng buhok. Yung dalawa naman, hindi gumising, hindi nagising at naiwan ang flight. So ang natira na lang is tatlo. Ngayon yung producer umiyak, at umiyak na rin ako, pati yung RM. Kasi hiyang-hiya ako, anong sasabihin ko? Buti na lang, may isa pang flight at may isa pang show kinabukasan. Yung tatlo naman yung dumating, yung mga naiwan. Maraming incident yung gano'n na hindi sila lumisipon, tapos ako yung mag-troubleshoot ng mga problema nila. So nahihiya na rin ako dun sa mga tao na nauuhan ko, tapos biglang ayaw na nila. Ang last row is itong, dapat kasali sila dun sa meeting de avance ni Bongo, na umuo sila sa akin, na mga 11 o'clock ayaw na nila. Kasi kulang na naman. Nang gabi? Nang gabi. Ayaw na nilang kumanta kasi nagalit yung isa. Nagwala sa chat dahil si Daryl, wala. Ayaw mag-perform. Pero ako kung nasan siya. Eh si Mark, alam naman natin na bigla na lang din nawala. Biglang nag-quit ng group. So, anong gagawin ko? Eh, siyempre naiyak na lang ako din. Nahiya naman ako dun sa kausap ko na umuo ako. Tapos, hindi naman sila bigla sisipot. So, Miss Tai, you're closing another chapter of your life as a manager. What have you gained out of this experience? Stress. And at least nakatulong ako sa kanila. Yun naman yung parang ko sinasabi sa kanila. Kinausap mo ba sila?
lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Wala akong ginagawa para sa sarili ko kasi para sa ano ba yun? Modesty aside, 30 years na ako in the business. Yun yung parati ko sinasabi sa kanila. Na na-o-offend sila pag sinasabi ko yun. Bakit ko sinasabi yun? Kasi alam ko na yung ins and out. Kung ano yung mali, kung ano yung tama, kayo makikinig na lang kayo sa akin. And hindi nyo pa ginagawa. Wala kang ginawa, pag-i-stressin ako. Sagot-sagotin ako. RM nyo, ina-atake na, kakasagot nyo rin. Alam mo yun, nakakaawa din naman yung mga aral nila pag gano'n. Napetong ba yun sa mga mabuntis? Kasi na-stress ka. Isa yun. Isa din yun sa Thailand. Bakit? Gusto ko na din umalis. Kasi noon, pag nakikita ko ni Gerald na umiiyak, siyempre din, pinaproteksyon ako sila. Dahil alaga ako sila, pinaproteksyon ako sila sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi kung ano yung ginagawa ko sa akin. Pero, nakikita ko ni Gerald. Siyempre si Gerald nagagalit kasi totoo naman, hindi ako pinapaiyak ng mga anak ko. Hindi ako pinapaiyak ni Gerald. Anong karapatan nilang paiyakin ako? Dahil sa stress, dahil sa kahihiyan na inaabot ko sa mga kausap ko. So yun. So nagsisi ka ba na hinawa ka? Oo. Kasi lumapit sila sa akin para tulungan ko sila. At tulungan ko sila. Tapos parang hindi nila na-appreciate. At saka wala silang respeto sa akin. And they don't trust me. Yung feeling na parating akala mo in bad faith yung intentions ko sa kanila. And yun yung sinabi ko sa kanila sa chat na alam mo, lahat ng mga ugali yung hindi maganda, tatanggapin ko. Pero yung pag yung parang kinu-question niya kami about sa mali, about sa ganito, na-offend ako. Kasi nakakaawa din yung mga atin. Kasi minsan nagkamali siya. Kasi nagkamali sila nang sabi na gano'n naman kasi nakakalito minsan, di ba? Kasi yung iba, kunyari sinabi nila na 215 talent niyo rito. Tapos nagkamali siya nang sabi na kunyari 280. Bakit gano'n? Di ba sabi, yung agad yung kinaaway niya yung atin. So, paano yung pera? Hindi, pero binibigay ko agad sa kanila. Hindi yung tumatagal sa akin isang araw. Agad-agad bigay ko sa kanila. Pag nag-down ngayon, bukas na sa kanila na agad. Sa tapang mo, ano gano'n? Kaya nga eh. Doon nga ako bumilip sa sarili ko eh. Hindi na kaya ng tapang ko. Pero namura ko rin naman sila yung pera sa akin. Ano klaseng mo? Tumatala? Sa chat. Oo, kami. Lahat. Talabang kami ng pananakit ng sila. Sa chat? Hope na. Chat ka lang paalam sa kanila. Nagsabi sa kanila. Hindi, ngayon pa lang. Kasi sinurprise nila alam. Sinurprise ko sila kasi madalas din nila ako sa design eh. Si Mark na hindi ko alam na umalis na eh. Basta sabi niya, mama, alis na ako. Ay, gano'n. Tumatanggap sila ng mga show na hindi mo kaya. Oo, yun pa yung isa. Hindi, okay lang naman yun, basta magpaalam sila about din sa mga gig nila. Ang nagdilimang paningin ko, siya ang nakipag-usap dun sa producer, itong si Mark. Tapos yung araw na yun na nakipag-usap siya, magsa-show sila kinabukasan sa Cotabato, umalis siya sa grupo. Ano yung sabihin ko dun sa producer? Eh, siya ang nakakaalam nun. Ano gagawin ko? Diba? Gagawin ko na lang. Yung kay ano? Iyak na lang ako. Billy Crawford. Oh yun. Isa pa yun. Siyempre, lahat ng kahiliyan. Ginis nila si Daryl ni Billy Crawford. Hindi siya dumating. Pero ba yan siya? Hindi ko alam kasi sila ang nag-usap nun. Pero ang sa akin, at hindi ka dumating. Nalila ako. Pero, hindi na lang nagsalita. Siguro dahil sa akin. Diba? Pero sabi ko, Billy, sorry. Pasensya ka na talaga. Sobrang sorry na hindi dumating si Dali. Kasi wala daw boses. Di pumunta ka doon. Makipagkita ka kay ano, para malamino. Wala ka talaga boses. Kasi, kung ano yung mga ginagawa niyong ganyan, at pwede, baka mag-reflect sa akin na makakala nila, hindi ko kayo sinusuhito. Kung ano na lang yung gusto nyo, yun yung nangyayari.
hindi pwede sa akin yun. Yung professionalism number one yan. Hindi lahat, maraming magaling. Alam ko magaling sila, pero hindi lahat tungkol sa galing ng isang tao. Maraming factor para tumagal ka sa industry ng ito. Kailangan mo maging makisama. Yun ang isa sa number one. Kailangan mo maging maayos, kausap, integridad, masunurin. Maraming factor, hindi lang basta magaling ka. Maraming magaling ngayon. Lalo na ngayon sa social media. Maraming sumisikat. Sabi ko sa kanila, ano mangyayari sa atin ngayon pag gano'n? Nakipag-away sila kay Makagago. Diba? Naalala niyo yun, sarap battle. O ano sabi ko sa kanila? O si Makagago, pag sinabi no na ganito, ganito. Totoo. Eh kayo, paano nila, paano pag sinabi nila na ganito kayo, wala naman kayo maipalabas na kway pa na hindi kayo ganito. Kunyari, for example, hindi ko naman sinasabi ha. Kunyari, sinabi ni Makagago na addict sila. Okay lang, mapakita nyo na hindi kayo addict. Sabi ko sa kanila, magpa-drug test kayo lahat. Pakita nyo sa Facebook na lahat kayo negative, di ba? Tayo. Para, ano tayo? O, ayaw namin mga. O, anong gagawa natin ngayon yan? Puro ganun na lang. Hayaan na lang natin. Hindi pwede yung ganun. Pag tinihin mo, saan sila pupuloy? Ngayon wala ka na sila. Oo. Ewan ko sa kanila. Wala pa naman po kayo mga ano, mga for, mga schedule sa kanila in-stop na. I-stop ko muna. Ah, in-stop. Kasi i-announce ko na hindi na ako yung manager. Anong ang sa team, ano magiging reaction nila pag nalaman nila? Binitawan nila na sila. Ewan ko sa kanila. Siguro kagaya din ng reaction ko na pag umaalis sila nang wala silang paalis. Mm-hmm. At ayun yung pagiging pasaway. Kailan nagsimula yung mga simula pa lang. Hindi naman. Siguro ng mga bandang after mga 3 or 4 months sila sa akin. Paglumuhod sila. Hindi naman nila gagawin yun. Kilala niyo. Supposing they ask for another chance. No more. Ayaw mo na. Ano ito? Hindi, baka kasi makalimutan ko yung pangalan nila. Baka tanongin niyo, ano po mga pangalan nila? Ano nga? Ayan, ang tatanong. Sino nga ba si Mark? Sino nga ba si... Misay, in a way, parang ano ba, na-trauma kayong maging manager ng iba kung sakali. Parang ayaw niya nang mag-handle. Sisi ka? Traumatized kasi yung stress, hindi mo mababayanan yung stress. Yung pratikang kinakabahan na gusto ba nila? Anong gagawin ko pag sinabi nilang hindi? Eh, naka-oo na ako. O kagaya nga nung ano, nung Sabado, nung May 11, naka-oo na ako kina, ano, kina Sakbongo. Diba? Sana nga lang, hindi niya na nalaman. Sana nga lang. Pero dapat nandun sila. Pero, ano nangyari? Nag-away-away sila, tapos pumalis yung isa. E ano na lang matitira? Tatlo. Kasi na XP kung tatlo sila. O minsan dalawa. Kasi minsan yung mga tao, sila yung frontliner. Kunyari, magpadala kami ng ibang XB doon, nakagrupo nila, hindi naman kilala. Kung sasabihin ng mga tao, hindi naman XB yan eh. Yung nagigets nyo, yung ganyan yung nangyayari. Ang kilala sila. Dahil sila yung frontliner, sila yung kilala. Pag naiba, kagaya nga nung umalis si Mark, may dalawa silang ano, na booking na nag-cancel kasi wala si Mark eh. Na-delay oo, isa pa yun, nadali yung premier right dahil yung dalawa, late. Mm-hmm. Bakit late? Dahil bubili sila ng costume. Ba't bumibili kayo sa araw na dapat kayong kailangan yung ano, di ba? Kailangan yung mag-work, kailangan kayo dun sa premier night. Sabi ko, nakakahiya kayo. Hindi na kayo nahiya dun sa ibang artista. Yung mga... Mm-hmm. Yung mga senior stars na nag-iintay sa inyo. Anong karapatan yung pag-iintayin kami? Yung mga ibang senior stars, anong karapatan yung pag-iintayin yung mga yon? Kung ako nga hindi ko pinag-iintay yung mga yon, kayo pa? Nakakahiya, di ba? Ganun. Si Gerald lang siya. Di ba siya na buwan? Gigil factor. Gigil lang, wala ko. Physical meron, support. Pero ayoko nang... ayoko nang sabihin. Hindi kasi yan, siya yung pagtado yung baby.
kaya naman yun nga. Pa niya yung sinasabi na dahil mag-resign ka na, kasi parang kaya yung umiiyak. Sabi ko, hintayin niya muna natin kasi pag magbago, yun mo yun. Tama nga, mapalas na yung mood. Zero. Mineral ba? Miss Ay, wala bang nag-intervene man lang sa kanila? O may mga nakiusap din sa kanila para... In fairness naman, si James parating nakikiusap sa akin. Actually, si James kasi yung pinakamatanda sa kanila. Yun din yung dati nilang manager. Oo, si James ang nakipag-usap sa akin na mamatulungan mo kami. Kasi sumabit sila dati sa... Basta may gig sila na dalawa na sumabit sila. So, tinulungan mo sila. Pati yung dun sa hayaan mo sila na... hindi sila nakabayad ng ano. Tinulungan ko, dun yung nag-start na yung tulong ko sa kanila. Na hindi naman ako hindi ng kapalit. Ano pong sabi ni Billy dun sa nangyari? Kumbaga... Siyempre nagagalit siya, hindi siya sinipot. Mm-hmm. Pero siyempre nag-sorry ako. And sabi ko din kay Daryl, Daryl, utang na loob mag-sorry ka pumunta ka dun. Nang personal. Hindi yung text, hindi yung gano'n. Kahit magalit siya, kahit ano sabihin niya sa'yo, mag-sorry ka kasi meron kayong maling ginawa. Nag-sorry po ba? Oh, nag-sorry naman siya. Ewan ko lang kung tinanggap ni Billy. Kasi kahit ako din, biro mo nag-prepare yung asawa niya para dun sa number na yon. Tapos hindi kayo sisipot. Kahit sino magagalit din niya. Napaka-unprepared. So, hindi lang si Barry ang hindi sumipot, kahit sila ang saan? Hindi, si Daryl naman. Ah, si Daryl. Ay, solo niya po yun. Oo. So, maglamay niya. Sa Jiro. Si Jiro, hindi ko naman siya. Sa bagay. Hindi na doon ako lang siya. Parang natin. Makaano ng doga. Hindi ka na talaga. Makaakit. Kumukuha ng bata ng boss. Oo, oh, hindi mo naman. Actually, nung nalaman ni boss niya, ay natatawa sa akin. Nung alam niya na minamanage yun. Si Aya ay hilig din niya sa sakit ng ulo eh. Oo. Kaya mo ng diba? Boss. Hindi mo naman kailangan yun. Oo, oo diba? Totoo yun. Gusto niya lang tumulong. Gusto ko lang tumulong. Hindi, tsaka kasi, ano mo yun, ganyan. Kasi parati kong iniisip na, gusto ko parating gumawa ng mabuti. Kasi pag namatay ako, gusto ko kumanda ako sa level. Kasi yun ang paniniwala ako. Na pag marami akong ginagawa maganda, natutuwa sa akin si Dorna. Eh, paano kung may mga namin ang demonyong plan ko? May kumukontra. May maharang. Miss Ay, paano po kung ano, mag-demanda sila dahil hindi pa tapos yung kontrata? Ako, didemanda ko sila. O pati-demanda, tadyakan ko sila. Ako pati-demanda nyo, hello. Kasi hindi sila yung sa lawyer, diba? Kinakay. Ilang beses na sila dapat i-demanda kasi hindi sila sumisipot. Ako lang yung ano, nagtatanggol sa kanila. Pakla sila ng taon. Wala ka bang i-reveal sa kanila? Wala. Kaya mo na sila. Okay sila. Ano na? Kaya ang pag-aok. Ano pong natutunan niyo dito sa pangyayari? Huwag niyo mag-manage. Never again. Maka-artista na ako. Tsaka mag-produce. Mag-concert. Kaya ako na mag-manage kung ganun lang din. Kasi ko dahil para mahihimatay na lang ako. So ano kaya? So hindi mo sila i-guest sa concert? Hindi, no. Yung part pa rin sila ng career mo. Ang reaction lang yung nalaman na rest. Pakalalam ko sa kanila. Ipag-react sila. At tsaka ko sila. Dapat doon kung ito ginawa eh. Ano? Hindi ako sabihin ba eh. Alam ni boss. Ang tagal mo yung palang kinimitimi yan. Talaga. Worker mo. Hindi po ba damating Miss Ay sa point na kausapin niya na wag na ituloy yung movie dahil ano, may ganun po ba? Dahil, or nagsimula na po. May kontrata na po. Oo. Pero in fairness, nag-sorry naman sila sa akin nung panahon na
sinagot-sagot nila ako na talagang nag-resign na ako na hindi naman natuloy. At sorry naman. Pero kasi ganyan parang baliwala din ang lahat. Sa alis na ako, sabi ng isa. Ako rin alis na ako. Di ba alis kayong lahat? Ganun lang. Diba parang... Baka gusto nila amuuin mo pa sila. Alam ko sila amuuin. Anong gagawin ko? Hindi naman sila bata na 5 years old na pag may show. Oh, anak, kalikadali. Pag siya show ka, may bigyan kitang candy. Oh, sing ka na, anak, sing ka na. Pwede yun, ang tatandaan nila. 22, 23, 24, 34. Kapag hindi naman yung bata na pag binigyan mo ng candy, kumanta ka, anak. Okay, nakakanta sila. Hindi, ninervyusin ka pa nga. Gusto niyo ba to? Pag umayaw, oh, di patay ka na ngayon. Anong gagawin mo? Iiyak ka na lang, isa't tabi. Mahal ka yung asawa ko, magkakataw-iiyak ako. O diba? You don't deserve kesa patayin nila ako, o edi tumigil na ako, diba? You don't deserve that. Paghandaan ka lang ang pagbubuntis. Yun lang. So, anong last word mo sa akin? Meron ka bang gustong sabihin sa kanila? Kanila. Wow. Bye, stay sa natin. Isa pa. Kina niya ba? Kina niya. Pwede ka lang. Ano more pleasant, ano? Malaki raw ang ano mo na itulong mo sa pananalo ni Bongo. Ito rin natawa. Natawa. Matapos ko kumiyak na dahil sa... Okay naman. And happy kami kasi nanalo si Sampe. Thank you. Thank you sa buong Pilipinas at Pinoy. Anong mga ginawa mo for him? Wala, kumanta. Tapos, ihahatid yung balita na ito po yung proyekto ni Sam in case manali siya bilang senador. Ganon. Pinapunta po ako dito ni Kuya Bongo para po sabihin sa inyo na ganon po ganyan. Sa rally? Sa rally. Mm-hmm. So, pag hindi siya makakarating, ikaw ang po? Kami, kami. Ako, si Bayani. Team pala kayo. Oo, team kami. Pero may isa-isa. Pero may mga times nakasama. Isang beses ko lang siya nakasama. Oh. Yung malaki-malaki sa Cavite. Oo, kumusta siya? Kasama? Mabait si Bongo eh. Tsaka naniniwala ako. Kasi hindi siya corrupt eh. Marami akong alam na hindi siya gano'n. Kapatunayan. Kapatunayan ko. Kaya ako tumulong. Na walang hinihingi ka. Nung makita mo yung disputa na number 3 siya, ganon. Saya-saya. Kasi dito. May kausap na pa kayo. Asap. Hindi pa. Hindi pa. Parang nakitinan ako, niyak ako. Kay Bongo. Eh, wala nga ganun, siyempre. Tinuturuan ko silang makasama. Hindi ko pakikisama to. Kasi hindi naman lahat pera. Kailangan natin makasama. Eh, iba daw yun. Super. Kasi, nagkaroon ng brilyo, nagkaroon ng Parang hindi nila na-affect. Naging ano ha? Naging A-list sila. Yung masakit. Hindi kayo na-spoil mo. Hindi, tingin ko ugali. Natural mo. Isa, ina-consider mo ba mag-vacation after niya, after nito, tsaka yung after ng election dahil nga sa dami rin ng stress na hindi, matagal na tong stress na to. Kaya ko naman siya. Hindi niyo naman nahalata, diba? Kaling buwan nila, no? Puri ka nga ng puri sa kanila sa press pa, diba? Sobrang ka-plastic ako. Ano po talaga? Pero gusto ko. Ganyan talo din sila. Mamatay na ako yung gano'n. Sumbawiin. Hindi, wag na okay na yan.
Pero what's next to you, Miss Ai? Ano pong next time niyo? Project or may abangan sa inyo? Ano? Kami ni Bayani. Ayun, Piling. Piling niya. Yay! Bayani. Oo. Maganda yung movie niya. May showing date na po ba? July 19. Any update po dun sa concert niya? Sa ano? Sa Araneta? O magpapapresent ako pa. Kung bibigyan ako sa session sa Vienna rin po. Ano po yan? Ako niya rin presidente na siya? Hindi, nag-position na siya. Ako, siyempre gusto ko pa rin sa ano, sa women and children. Violence against women. Violence against women and children. At saka kasi marami din. At saka kasi marami din akong mga tumutulong sa akin. Mga dugo, hindi na ganito. Baka sa Red Cross ako din pwede. Butin lang, hindi ka nakulog. Oh, hinong ko naman yan. Hindi naman, pero kasi gusto, actually, kaya naisipo rin din na magkaroon ng posisyon. Pero hindi ko rin inaagad yung iba. Magaya nung dati ng Christmas, si Senator Ninong Gordon. Ako pa yung tumawag na ano, 7 na umaga. Grabe, nakakaya naman. Kasi humihinga akong dugo, dahil may umaga sa akin din sa tayo. Umiiyak yung nanay. Opo, nice. Itutulungan ko po kayo ngayon. Tapos na-text naman ako. Naku, Ninong, si ano po. Buti na lang. Ano pala yun? Alam mo, umaga. Oo, 24 hours. Oo, in service talaga. Servisyong totoo. So talagang, ay naku na, i-esan na ako. Hindi naman, pero ibig sabihin, gusto kong makatulong dun sa way na yun para hindi ko naman hinahaga niya yung ibang tao. Hindi naman siya kukuha ng dugo eh. Pagkatapos ng matiyuan ng dugo sa FB. Kala ko nga yung dugo ko, hindi na pula paglabas. Miss Ai, ganun si Ner niya rin po bang tumakbo sa politics? Baka. It's 2030. Ah. Hindi. Ano pong position, Miss Ai? Depende. Depende sa mga, tatanungin ko muna ng asawa ko. Kung papayagan niya ba ako? O kung ano man. Hindi pwede. Kasi kung may anak kami ni Jera. Ay. Pero if ever gusto niyo po mag-start mo sa local or ano? Local mo. Hindi niyo pa ba naiisip na baka another stress on your part, yung gano'n, yung politics? Nadaanan ko na yung super. Baka medyo-medyo na lang ito tayo. Kumbaga na magdaanan niyo na kung mga. Thank you po. Thank you.